Nagka-problema pa nga mga idol at ngayon ay mukhang hindi pa matutuloy ang pagbabalik ni Gary Payton II sa team ng Golden State Warriors. Pero bago nga natin alamin ang dahilan at ipaliwanag sa inyo mga idol ay balita muna tayo patungkol nga dito sa mga naging All-Star replacement. Dahil na sideline nga because of injuries, itong si Stephen Curry, si Kevin Durant at pati na rin si Zion Williamson ay pinalitan nga sila mga idol ni Anthony Edwards, Pascal Siakam at De'Aaron Fox. Sila nga mga idol ang napili ng mga NBA coaches na pumili dito nga sa mga NBA All-Star Reserves at sa tingin nga nila deserving itong ang tatlong player na ito. At tama naman sila mga idol dahil alam nyo ba si De'Aaron Fox this season ay nag-average ng 24.2 points per game, 4.3 rebounds, 6.3 assists per game while at the top of the Western Conference. Ito namang si Pascal Siakam averaging 25 points, 8 rebounds and 6.2 assists per game. All-star numbers. Ito namang si Edwards mga idol ay 24.7 points per game, 6 rebounds and 4.6 assists per game. Kaya naman sila ang napili ng mga NBA coaches na pambalit sa mga injured All-Star players. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan naman natin ang nabago na MVP ladder ng NBA. Kung matanda nyo, si Giannis Antetokounmpo ay pang-apat mga idol the last few weeks. Pero ngayon dahil nga sa kanyang napakalulupit na performances, umangat na nga siya mga idol sa number 2 at may pag-asa pa nga na maging number 1. Dahil alam nyo ba mga idol, sa last 6 games niya neto ni Giannis ay nag-average siya ng 39.2 points per game, 14.7 rebounds and 5.8 assists per game on 62% shooting percentage. At ang Milwaukee Bucks mga idol ay nanalo nga ng 9 games in a row. Nag-ingay nga mga idol ang mga numero ni Giannis pati na nga rin nag-ingay ang team ng Milwaukee Bucks. At ngayon mga idol ay may pag-asa pa nga silang i-overtake ang Boston Celtics sa number 1 spot sa Eastern Conference. So let's see nga mga idol kung ito bang si Giannis ay magtatagumpay sa pag-overtake kay Nikola Jokic sa number 1 spot sa MVP ladder in the next few weeks. Anyways mga idol, pag-usapan na natin ang naging dahilan kung bakit itong si Gary Payton at ang kanyang pagbalik sa Golden State Warriors ay nasa hindi nga siguradong state ngayon. Sabi nga sa atin ni Shams Aranya mga idol ngayong umaga, ang failed physical exam nga daw neto ni Gary Payton II ay naglagay sa possible trade ng Golden State, Portland, Detroit at Atlanta in serious jeopardy. Ibig sabihin lang nga mga idol, baka hindi matuloy ang 4-team trade na ito at baka mabalik ang mga players na na-trade sa kanilang original team. Dahil nga yan mga idol, meron nga daw core muscle injury itong si GP2 na maaari nga daw mag-sideline sa kanya for the next 3 months sa kanyang bagong team na Golden State Warriors. Yan nga mga idol ang pangamba ngayon ng mga Warriors fans. Masayang masaya sila mga idol, yes, na bumalik na si Gary Payton. Pero dahil may na-discovering injury yata ang team ng Golden State Warriors kay GP2, ay ngayon ay baka hindi pa matuloy ang trade. Baka bumalik pa si James Wiseman sa kanila, si GP2 mabalik sa Portland Trail Blazers. So let's see nga mga idol kung anong magiging galaw ng team ng Golden State Warriors. Meron nga sila mga idol hanggang bukas na mag-decide kung ipupush through ba nga nila etong ang trade na ito. At si GP2 ay maaaring nga mawala hanggang April or ika-cancel nga nila ang trade na ito at babalik na lang ang mga original players sa kanilang ang mga original team. Abangan natin yan mga idol sa next update ng mga NBA reporters.